Kapi-kapi po tayo, mga kababayan. Masyado pong malamig dito sa lugar namin, no? Patuloy po ang hangin, ulan at yelo. So medyo malamig-lamig. 39 degrees po sa labas. So ang pag-uusapan po natin, ito pong medyo sensitibong topic. Ito po ay tungkol po sa karumal-dumal na pagpanaw po ng isa kong ka-alumnus or ka-alumna sa Adamson University. Ako po'y nagpapahatid ng aking condolences sa pamilya sa lilig sa pagpanaw po ng inyong anak na si John Macho Salilig, no? May he rest in peace po. At sana po managot ang mga taong gumawa ng karumal-dumal na gawain sa kanya sa pamamagitan ng hazing. Sumali po siya sa isang grupo o tinatawag nilang fraternity. Ngunit siya po ay binawian ng buhay. Hindi niya po kinaya ang mga palo, ang torture na ginawa po sa kanila. At instead na siya po ay dalhin sa hospital para maagapan, magawaran ng kaagapang tulong, iba po ang ginawa sa kanya. Kalunos-lunos po. Hindi po sa akin po, pag ako yan, no? Sa akin lang opinion. Sana ma-death penalty na rin yung mga gumawa niyan. Nakakaiyak po pag ako po kamag-anak niyan. Sasabihin ko na lang, pasintabi na lang po, no? Pasensya na lang. Masasabi ko lang, eye for an eye, tooth for a tooth. Sana kung ginawa nila ng resuscitation, ginawa nila ng paraan para maisalba yung buhay niya. Hindi po eh. Naaawa po talaga ako. Hindi ko po alam ka, mga kababayan, anong gagawin, anong masasabi ko, anong magagawa ko sa mga taong yan. Hindi yata alam ng grupong ito kung anong ibig sabihin ng fraternity. O di kaya, mga asal hayop lang kayo. Fraternity, mga kababayan, kahit na i-search nyo pa yan kay Merriam-Webster, kay Google, ang sinabi po sa fraternity, camaraderie, brotherhood, friendship, kinship, family, circle of friends. Si John Macho Salilig naghahanap ng brotherhood, naghahanap ng kaibigan. Nais niyang palawagin ang circle ng kaibigan niya through that fraternity. Pero ano pong ginawa ninyo? Dahil may mga mangilan-ngilan kayong miyembro na utak kriminal, hindi niyo ininda. Kasi kumbaga, mga kababayan, alam naman natin na ang sinasabi nilang fraternity, no? Diyan sa ating bansa ay kinakailangan kang dumaan sa initiation rites. At ang numero unong initiation rites ay ikaw ay gawa ng physical torture. Minsan buong araw. Sa loob ng ilang linggo. Ganun po. Minsan dumadaan yan, 5 consecutive days, tinotorture kayo. Ganun ba ang brotherhood? Yan ba? Pag sumali ka ng fraternity, May karapatan ka na, sabi mong legal torture na ang tawag niya. May anti-hazing law sa bansa pero hindi nyo ininda. Nakakaawa po. Nakakalungkot para sa pamilya ng biktima. Nasayang ang isang promising na Adamson yan. Hindi ko po alam, mga kababayan, kung anong masasabi ko sa mga suspect na ito. Pero po, ang nabasa ko po dito sa artikulo ni former DSWD Secretary Erwin Tulpo dito po sa Global Daily Mirror. Pasintabi na lang po, no? Salilig would have been a graduating chemical engineering student next year. Indeed, he ended up a victim of bloodthirsty members of yung fraternity. Alam nyo naman na siguro yan. Suffering from 70 paddle beatings.
kayo po ng mga sumali dyan sa fraternity na inaakala nyo na brotherhood. Pero hindi po eh. Ang ilang fraternity sa atin is just a misnomer. Actually, they are gang. Gang po sila. Ano po ang ibig sabihin ng gang? A group of criminals. Pasintabi na lang po, no? Ano po yung criminals? Yan po yung mga nananakit. Sipin ninyo, malaki po ang pinagkaiba ng fraternity sa gang. Doon na lang sa sinabi natin. Hindi po lahat ng fraternity ay gang. Marami rin pong mga fraternities, talagang ang ano nila, layunin nila ay brotherhood. Brothers do not kill brothers. Sisters do not kill sisters. Dapat nga magmahalan eh, magtulungan. Pero ito pong mga to, birin nyo, 70, ang sakit niyan. Tapos yung tindi pa ng impact, yung hampas, kung talagang parang yung humahampas, gusto ring makabawi doon sa naranasan niya. Why do you inflict pain to your brother? Pag kinikilala mong kapatid yan, no? Makita mo yung kapatid mo, sinusuntok, o pinagtutulungan ng mga ibang tao, ano gagawin mo? Di ba tutulungan mo? Eh hindi. Kayo pa mismo ang nag-inflict ng pain dyan sa inyong kapatid. Ito pa. How can one describe this type of punishment or torture as a brotherly act? For all you know, Salilig's tormentors were high on drugs or intoxicated. Ayan po yung sinulat ni Sir Erwin Tulpo. The tormentors are high on drugs and intoxicated. Pero inyo yun mga kababayan. Naghahanap ka lang ng kaibigan, ng kampanyon. Gusto mo lang mag-venture out. At sila ang nakita mo na ninanais mong maka-friendship mo. Makakatulong sa'yo, makakatulong ka sa kanila. Pero sinaktan ka ng sinaktan. Pinalo ka ng pinalo. Sila pa ay mga high sa droga at mga lasing. Diba po ba mga kababayan, ano bang nagagawa ng illegal na droga sa utak ng tao? Baka ang tingin ng mga yan, mga hayop sila. Kaya binigwasan ng binigwasan si Tenta. Ito pang masakit. One witness told investigators that Salilig already collapsed early on but was forced to subject to a second round of beatings. Hindi po tao itong mga to. Hindi kapatid ang turing nila sa mga yon. Kundi mga hayop ang tingin nila. Hindi tao dahil sila po ay bangag at lasing. Hindi na pala, nag-collapse na. Wala man lang tumulong sa kanya. So biruin nyo, mga kababayan. Wala silang empathy. Wala silang sympathy. Wala silang humanity. Ginawa nilang mga hayop, yung mga neophytes nila. Ganyan ba talaga sa fraternity ninyo, kayong grupo kayo? Tingin nyo, mga macho kayo? Tingin nyo, matatapang kayo? Ganun po ba? Ayan ba ang pinangangalandakan nyo sa inyong mga grupo? Kayong sinasabi nyong fraternity kayo? Lagi na lang iniisip nyo, may rival kayo? Ay, hindi kayo fraternity. Kasi ang gusto nyo lang, yung rival ninyo, kaaway ninyo, saktan ninyo. Bakit hindi nyo baguhin? Makipag-peace na kayo sa mga kaaway nyo. Sino ba yung kaaway nyo? Hindi ko na rin sasabihin mga kababayan. Alam nyo na yon. Matagal na yan. Isa lang ang pinag-ugatan ng away na yan. Damay-damay na lahat. Nung time ko po dyan sa Adamson, maraming kabataan ang nagbuwis ng buhay dahil sa inyong fraternity. Diba? Hindi na lang kayo magpa-recognize sa student body ng Adamson para may magawa po kayong tama sa inyong komunidad, sa inyong eskwelahan, sa inyong mga miyembro. Hindi po yan. A fraternity is a brotherhood. Walang sakitan. Kung gusto nyo ng initiation rites, huwag nyong saktan. Gumawa kayo ng ibang idea.
O sabihin mo na lang o anong magagawa mo para sa amin. Pwede ka bang mag-blow out? Mag-treat? O sige, party tayo sa inyo. Ikaw ang sagot, taya, ganun. Pero walang sakitan ng katawan. Di po ba? O di kaya, pwede ka bang ikaw na lang magluto? Ganun. O ikaw ang mag-lead nitong grupo na to, mag-tree planting kayo dun, mag-community outreach kayo. Pero hindi. Para lang sabihin na macho ka, brabado ka, yung manhood mo. Di ba? E kailangan kang paluin ng paluin para pag tayo ay napunta sa rambulan ng ating rival, e kaya mong saluhin lahat ng tama. Hindi po ganun. Dito po, no, sa aking opinion, kung ako po sa inyo na involved dito, itong fraternity na ito, mag-usap-usap na kayo, mag-peace na kayo sa mga kaaway ninyo. Para kung sakaling naglalakad kayong mag-isa, hindi kayo takot na lagi kayong nakalingon sa inyong likuran dahil baka iniisip nyo yung rival fraternity nyo, sasaktan kayo dahil nakilala kayong membro nito. Diba? Lagi kayong hindi mapakali pag kayo ay naglalakad o lumalabas ng mag-isa. Di po ba? Maling-mali ang konsepto ng fraternity sa inyo. Pasensya na po, no? Sorry naman. Dahil ako po, hindi ko po makayanan ito. Ilang buhay na ng kabataan nagbuwis dahil lang sa sinasabi nilang initiation rites na kung saan papaluin, sasaktan mo ang mga neophytes. Dahil sa fraternity na hindi nila naintindihan kung ano ang meaning ng fraternity. Ang tanong, may mga bylaws ba kayo? Fraternity, may bylaws. Sa isang organization, may bylaws. Diba? Samahan kayo eh. Eh kaso ito, parang itong fraternity na ito, ang ibang mga nakuha nilang membro ay mga kriminal. So therefore, namantsahan ang fraternity na ito. Kahit na ano pang good ang gawin ninyo, namantsahan po kayo. Kasi mag-generalize na kayo ay mga kriminal. Hindi kayo fraternity. Isa kayong gang. Di po ba? Ilan po sila? 17. Dapat ang mga fraternity nagtutulungan even though yun magkakaiba kayo ng grupo. Ganun po. Hindi yung, ay kalaban natin yan, sige bugbugin natin. Kunin mo yung bato. Pukpukin natin. Hindi po eh. You're becoming criminals if you do that. Pasintabi na lang, no? Ito po ang sabi ng presidente. Oh. It is not through violence that we can measure the strength of our brotherhood. There should be no room for violence in our student organization. It is not through measure of the strength. Yung measure ng strength, kung kaya mong saluhin lahat ng bato sa'yo ng palo at suntok at kaldag. Hindi po yan. Di ba rin tawagin na lang akong bakla basta hindi ko lang maramdaman yung pinagpapapalo nyo ako ng walang kadahilanan. I better walk away, turn my backs on you. Kaysa naman, mamperwiso nyo ang buhay ko at ang pamilya ko. Ganun po yan. Di ba? Itong mga to yata walang mga kapatid eh. Na-atim yung saktan yung tao na yun na tinuturing yung kapatid. Dapat lang talaga kayong managot sa batas. At sa pagkakaalam ko po, ito pong PAO, yung Public Attorney's Office, parang hindi po sila tutulungan. Ngayon, they're still innocent until proven guilty sa court of law. So, para mga suspect pa lang po. Pero may witness naman. No? Sana yung witness hindi matakot. Do not turn your backs on dyan, machong salilig. Bigyan natin ng katarungan yung bata na ito. Again, I offer my condolences to the family. Naiiyak talaga ako mga kababayan. Hindi ko matake ito. Yung fraternity, hindi po mawawala yan sa school. Hindi po yan. Hanggat hindi po isinasabatas na tanggalin ang fraternity, ang gawin na lang natin, enforcement of law nung hazing. At lagyan natin ng matapang na clause kung ano ang mangyayari sa mga yan. Di ba? Ginawa nga ang anti-hazing law dahil sa dun sa namatay sa, na estudyante ng ROTC. O kayong sumuisigaw ngayon, na tinanggal nyo yung ROTC, pwede ba rin ba kayong sumigaw na tanggalin na ang fraternity sa mga school?
Dapat ang mga samahan na lang ng grupo ng mga mag-aaral sa school ay yung mga recognized ng eskwelahan. They should register their organization to the school. Pasensya na lang po, no? Hindi po naman lahat siguro na miyembro ng fraternity na ito ay ugaling demonyo, ugaling hayop. Ito lang pong mga ito na suspect. So, tinan nyo, buhay pa kayo. Pero si John Matthew Salilig, nasaan? Yung pamilya niya nagdadalamhati dahil lang sa pagiging macho ninyo, sa pagiging matapang ninyo. Ayan, dalhin nyo. Kung sakasakali mang ma-found guilty kayo, dalhin nyo yan kung saan mang kayo dadalhin. Sana lang kung may death penalty sa bansa, iupo na kayo. Again, mga kababayan, doon po sa pamilya ni John Matthew Salilig, Sang Adamson yan. Condolence po sa inyo. Wala po akong masasabi, kundi yun lang po. May his soul rest in peace at naway kaawaan kayo ng Diyos na may kapal. Kayo po mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito sa karumaldumal na sinapit ni John Matthew Salilig? I think, is it about time to abolish fraternity sa mga schools? At bigyan ng mas matibay na batas ang anti-hazing law. Comment down below and I hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.